ano yung ang papel na ginamit dito sa treaty, ano? May gold po nakasama. At para po siya nakabalot ng wax, hindi siya ordinary paper. Ano po yung tawag dito, ma'am? Parang parchment paper eh. Mm-hmm. Special kind of us. Na hindi kayang burahin. At saka dito din, makita mo na, nandito na yung original certificate title. Nang bansa natin. Ayan o. Royal Crown of England. Yan ang nakasulat office, dyan. Office of the Escriba de Cabildo, Hacienda of the Philippine Island, Province of Manila. Entered pursuant decree of 01-4 protocol by virtue of the Supreme Order at the Royal Crown of England and in accordance with the order of the Royal... Ano to? Royal Decree. Ito yung malaki ang class. Just ayan po. Ang petsa ay January ng 1764. Issued at the Province of Manila. Philippine Islands, case number 571 of the said court. Yan. Ito yung civil case 3950-70. In 1764, it's already a decided case. So a decided case cannot go into proceeding. Kasi, meron ng decision. So lahat ng nakiklaim, lahat po yan ay de facto, null and void. Dahil ito po ay time immemorial. At kung napapansin niyo, marami din po sa FB ang nagpapakita ng mga peking Federal Reserve Bonds or nagsasabing sila ang susi. Marami po ang nag-claim na ng mga kanilang mga ginto o gold bullion sa Central Bank. Kasi nandito si Gunther Rusbacher ng asawa na ni Rayelan Alan ng Rumor Mills. Maraming napunta kay General Douglas MacArthur. Marami rin pong naisubi ang ating Pangulong, dating Pangulong Marcos. Pero ang natitira pong mga ginto na yan, siya lang po ang susi. At ang sinasabi pong collateral accounts na pinag-agrihan ng mga royalties ng Bretton Woods Agreement na kiniklaim itong si Cairns na si Wolfgang Strack ang signatory, mali. Hindi po, si ma'am po. Diba hindi nila makuha kung talagang siya ang signatory? Pati po ang pamilya ng dating Presidente Marcos hindi po makuha yan dahil alam po ni Presidente Marcos na talagang may nagmamayari po at merong heir. At siya ang 7th generational granddaughter. 7 ha? 7 pa rin! Nang itong may-ari ni King Louison po, may-ari ng ating bansa na ang original title ay Filipina. Siyempre, kingdom tayo, hindi tayo. Kaya po, noon ay maharlikans nga dahil bawat bansa ay kingdom ang tawag, kingdom of Luzon, di ba? Kaya tayo merong mga datu, meron tayong mga raha. So, bago po yan lahat, ito po ang pinaka-ugat. Ano po yung isang libro natin, ma'am? Ito yung Wells Fargo. Yan ang Wells Fargo. Nandito din. Itong Wells Fargo sa 1933, after they lost the unilateral, then comes bilateral. So lumabas ang bilateral ng Wells Fargo. Ito yung sa 1933, gumawa sila ng currency of the Federal Reserve System. Ito yung Wells Fargo. Kaya ang dito din sa Wells Fargo na ito, na merong separate code of redemption, meron din yung redeemer, na ang makapag-authenticate ay yung may-ari lang. Yes, in behalf of the hierarchy. Of the Federal Reserve System, which give due respect in line with the virtue of secrecy and protocol, we, the A and B Board of Directors, task to uphold the supreme individual knowledge as an indelible imprint that will provide to complete the special jigsaw puzzle. So, nakita niyo po, may naglabas ng puzzle, ano? Pero ito po yun. So that the authenticity may be consummated henceforth. The reputable people involved of this worthy cause were sealed to embrace the magician's code, the omerta, which will make skeptics breed doubts against themselves. With the collusion of functions of the people behind this clandestine, tago talaga, scheme, all will come to pass once the key of the archives will be opened and speak truth to all the things that we wanted to know. That all were done systematically to deliver the message that were written, follow the guideline of being genuine
true and authentic. So, cloaked in secrecy po lahat. Ginawa nilang, pinaikot-ikot nila. So, talagang niliyo. Niliyo nila yung mga tao kasi alam nila, nalalabas sa end times ang talagang may-ari, ang susi. At mahihirapan po ang mga kalalakihan tanggapin ito ng dahil sa kanilang ego na mas lumaki pa sa kanilang ulo. Babae po. Babae po ang nagmamay-ari at siya po ang Alpha and Omega, ang susi. So, Queen of the South, Queen of Flower, Queen of ano, ang bottom line po niyan ay Queen of All Accounts, di ba? Yan ang hindi naiintindihan. Kaya tawag doon Mother Account. Ito na dito din ang Iligan Map, na i-explain mo yan. Ayan ang Iligan Map. Ang Region 10 plays a big role sa ano, sa Constitution saka sa mundo. Oo. Hindi lang basta sa Pilipinas. Ma'am, at ito ang bayang sinilangan ni Ma'am. Misyan kasi nagpapatong-patong na yung... Ito yun ang star. There's a star here. It says Iligan City. Uh-huh. And this is the Maria Cristina Falls. This yeah. is where I was born. Uh-huh. In Buruan, then they changed it to Tinago. Kaya ang Tinago ay Pilip na Tinago. Pilip na Tinago. Hindi nyo ba yan nagtatanong na bakit Pilip binubura sa isipan natin sa kamalayan natin ang Maria Cristina at ang Tinago? Kasi dyan po pinanganak ang Alpha Omega. Chosen, ang anointed one. At yan po, hindi po kami nagpapaka-holier than thou, pero para sa atin po lahat po. Makatutuo lang tayo. Ang holy naman is word yun na makatutuo sa in thoughts, in words, and in deeds. Ito po kasi ang magpapalaya sa atin lahat bilang Pilipino sa pagiging slaves. Yes. Kaya nandyan ang redemption, nandito ang terms and condition of all the accounts. Yan yan. Okay. So, ang treaty po ay ang secret book of redemption din. Ito rin po yun. At through redemption, nandyan ang salvation. Hindi po ba? Kaya nandito yung redemption of the Treaty of Paris. Yan. Ano mo yan? Nandito rin yan. Okay. At kung ako naman po, bilang mag-aaral ng Biblia, ang tatanungin nyo, sa pamamagitan ng salvation, tapos na po ang Ama. Sinugo na po niya ang kanyang anak, pero ano pong ginawa natin, ipinako natin. Kaya po, sa kanyang ten, yung nawala, blackout ako.